Magandang araw po muli sa ating lahat. Tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos sa bagang ito. At ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon ay The Benefits of Life in Christ. At ano po yung pakinabang, kaputihan o benepisyo ng ating buhay na nakay Kristo. At ang talata na ating pabasihan ng ating pag-aaral ngayon ay matatagpuan natin sa John chapter 15 verse 7 to 11. Nangyari po na tayo po ay muling magbasa ng salita ng Diyos at ito po ang sinasabi sa John 15, 7 to 11. Kung mananatili kayo sa akin at ang mananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Napaparangalan ang aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. Kung papaano iniibig ako ng ama, gayon din naman iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking utos, manatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon, malubos ang inyong kagalakan. Palain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Sa ating pag-aaral ngayon ay makikita natin yung mga paghahambing na ibinigay ng ating Panginoon sa mananakasulatan kung paano ipapakita ang ating relasyon sa Diyos. Una, kita natin na siya yung hari at tayong kanyang mga nasasakupan. At gayon din, pangalawa ay siya yung pastol ng mga tupa at tayo naman yung mga pastol, ang mga tupa. At pangatlo, siya yung head and we are the body. Siya yung ulo ng iglesia at tayo yung katawan. At dito nga sa John chapter 15 ay makikita natin na He is the vine and we are the branches. Siya yung puno ng ubas at tayo yung mga sanga. At hindi sa ating pag-aaral na ito, ang tungkol sa puno at ang mga sanga at pagkahalintulad sa buhay ng isang Kristiyano na may relasyon sa Panginoon, itong makikita natin mga katotohanan o prinsipyo. Una, ang anumang sanga, okay, a branch grow through its connection with the vine and we grow because of our relationship with Christ. So ito yung paghahambing na kung paano nakakonekta ang sanga sa puno at ito'y lumalago, gayon din ang ating relasyon sa Panginoon, doon lang din tayo lalago kapag tayo ay nananatili sa Panginoong Jesus. Pangalawa, a branch is nothing apart from the vine and we can do nothing apart from Him. Wala tayong magagawa kung iwalay tayo sa Panginoon. Ngayon din ang isang sanga na tulay ito at iwalay sa puno, ay wala rin silbi na siya. At pangatlo, branch draw strength. Okay? Kumukuha siya ng lakas mula sa puno. Ngayon din ang mga nanampalataya ay kumukuha ng lakas dahil sa Panginoon. Okay? So, tingnan din natin yung relasyon ng Panginoon sa kanyang ama, no, sa ating amang nasa langit. Si Christ ang siyang puno ng ubas at ang ama ang siyang tagapangalaga ng puno, vine dresser. Iyan po yung makikita natin sa John chapter 15. Ang trabaho ng ama, the father prunes the fruit-bearing branches to make them bear more fruits. Okay? So, pinuputulan ng ama at pinupungusan ng ama ang mga sanga upang lalo siyang magbunga. Kinukuha niya yung mga tuyo at mga sanga at gayon ay mga dahon para lalo itong lalong magbunga yung sanga. At pangalawa ay inaalis din niya, he removes the fruitless branches at ito ay kanyang sinusunod. Kasi nga ay hindi ito nagbubunga. At pangatlo, sa pamamagitan ng patuloy na pagpuputol at pagpuprun, ang
sanga ay lalong higit na namumunga. The fruitness of the vine is increased. So yung ang makita natin na trabaho at relasyon ng Ama sa sanga, na which is si Jesus Christ. So makita natin dito na branches na patuloy na naka-abide sa puno, the branches that abide in the vine ay yung mga totoong naki-Kristo, those who are truly in Christ. Sila ay talagang pinagpala at sila ay lalago at sila ay mamumunga. At ang resulta nito, ang ating Ama ay lalo silang aasikasuhin, aalagaan. Okay, yan po ang makikita nating katotohanan. So sa umagang ito ay bibigyan nating malaking pansin ang patungkol sa pagbubunga, okay? At yung fruitfulness at yung nga po yung sinasabi sa John chapter 15 verse 4, yung tungkol sa pagbubunga. Sabi po doon sa John 15 verse 4, manatili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang, hindi na nanatili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. So ang sikreto ng pamumunga ay ang pamanatili sa Panginoon. Itingnan po natin yung sinasabi dito na makita natin ang tungkol sa fullness. The person who abides, okay, discovered that his soul is nourished with the truth of God as he stays close, living, energized relationship with Jesus Christ. So yan po yung makita natin na ang tao na nanatiling na naka-abide sa Panginoon ay nakikita niya ang kanyang kaluluwa ay tuloy na nagbubusog sa katotohanan mula sa Diyos at nanatili siyang malapit, agang buhay at may sigla ang kanyang relasyon sa Panginoon. Dito rin makita natin na pangalawa na makita natin na mangyayari, the natural result of that is a spiritual fruit. Kapag ganoon ang ating relasyon, kapag tayo nanatili sa Panginoon at masigla ang ating relasyon sa Diyos, ang resulta po nito ay yung tinatawag na spiritual fruit. Ngayon din, makita natin sa nature ay ang branch can bear no fruit apart from its vine. So talagang makikita natin sa likas na makita natin na kapag ang sanga ay naputol na sa kanyang puno, ay hindi na ito talagang magbubunga. So yan po ang mga katotohanan. Ngayon din, kung titingnan natin sa spiritual na katotohanan, similarly, spiritual fruit bearing is not a matter of being strong, na malakas ka ba or weak, good ka ba o bad, brave or cowardly, clever or foolish, experienced or inexperienced. Okay? So, dito makita natin, whatever your gift, ano man ang iyong binigay sa iyo ng Panginoon, ano man yung na-accomplish mo, ano man ang mga virtues mo, they cannot produce fruit if you are detached from Jesus Christ. So, hindi yan sa iyong kakayanan o ano man ang katangian mo. Kahit ang sanga, katulad ng sanga, makapal nga siya o taba, okay, strong siya, pero kung nakaputol naman siya o nakahiwalay na siya sa puno, wala rin mangyayari yun at hindi siya magbubunga. So yun po ang makita natin dito na hindi po nakasalalay sa tao yun o sa sanga, kundi yung kanyang pananatili sa puno. So yan po ang makita natin. So ang isang Kristiyano na who thinks they are bearing fruit even though they are not closely attached to the vine are only trying on artificial fruit. So kung tayo isang Kristiyano na iniisip natin na tayo magbubunga tapos hindi naman tayo close sa Panginoon, hindi tayo malapit sa Kanya, ay ang ginagawa lang natin ay naghahangad lang tayo ng mga artificial na bunga. O yung mga sa ating nga ay mga plastic na bunga. So sila ay, ginagawa nila ay nag-umikot, nagpapakpagod para lang may maipakitang bunga na na-accomplish nila. Pero makikita natin na walang silbi yun. So tandaan po natin, ang pagbubunga ay nakasalalay sa abiding.
we bear fruit not by trying, but by abiding. So, hindi po yan sa ating sariling pagsisikap o pakitang tao, kundi ang pagbubunga ay ito ay dulot ng ating magandang ugnayan o nanatili natin sa Diyos. So, para po tayo magkaroon ng totoong bunga, to bear genuine fruit, you must be as close to the true vine, our Lord Jesus Christ, as you can. So, kinakailangan mas lalo tayong malapit sa Panginoon. Okay? At para tayo ay magbunga. Siguro ang susunod na tanong, paano tayo magiging close sa Panginoon at tayo ay magbunga? So, yun po ang susunod na tanong. How? Okay, paano natin? Una, ang gagawin natin ay strip away all the things of the world. Iwaksin na natin, yung sinasabi sa Hebrews. Alisin natin yung mga balakid, okay, mga bagay na baka mundo na ito, okay, na nagdudulot sa atin ng kabalahan sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Alawa, itangtabi natin yung mga kasalanan na nagdi-distract sa atin at nag-uubos ng ating lakas sa araw-araw. So, alisin natin yung mga kasalanan na sumasagabal sa atin at nagpapahina sa atin, okay, ating mga lakas. Pangatlo ay aside everything that robs you of a deep, personal, loving relationship with Jesus. So, isang tabi natin yung mga nagnanakaw ng malalim natin at ang personal at loving relationship natin sa Panginoon. Ano ba yung umaagaw? Eh, kagaya nga sa mag-asawa, minsan ay nasisira yung kailang magandang relasyon dahil nagiging abala ang isa't isa sa anumang bagay, maari sa panonood o pagse-cellphone, hindi na nag-uusap, okay, wala nang panahon sa isa't isa para mag-usap sila at magkwentuhan. So, ganoon din sa ating Panginoon. Alisin natin yung mga bagay na nagnanakaw ng ating malalim personal loving relationship with Jesus. Ano ba ang talagang inuuna natin? Meron ba bang ibang bagay na inuuna tayo sa Panginoon? So, kung gusto nating magkaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon, ay alisin natin ang mga bagay na yon na umaagaw ng kanyang atensyon o ating magandang relasyon sa Panginoon. At ang apat ay stay apart from sin and be in God's Word. Okay? Layo tayo sa kasalanan at tayo ay lumapit sa salita ng Diyos. Diba? Sabi nga sa Psalms ay, okay, na young man cleanse his life by reading or keeping his Word of God. So, kinakailangan ay manatili tayong nag-aaral, nagbabasa, nakikinig ng salita ng Diyos upang makaiwas tayo sa anumang mga kasalanan. So, kapag tayo ay ginawa natin yon, okay, at tayo ay ang mga bagay nito, hindi na natin alalahanin ang pagbubunga. Sapagkat ang pagbubunga ay hindi natin ito concern, ang the vine will merely use you to bear fruit. So, hindi concern ng sanga ang pagbubunga, kundi ang puno ay gagamitin yung sanga para lang tayo ay magbunga. So, ang sikreto po ito ay get close to Jesus and His energy in you will bear fruit. Okay? So, kapag tayo ay malapit sa Panginoon, yung energy niya ay dadaap sa atin at tayo ay magbubunga. So, yan po ang pamamaraan. So, at times, tandaan po natin, may mga panahon na may mga Kristiyano, yung pagbabasa ng Biblia ay para bang hindi maganda o hindi inspiring. Okay? O kaya minsan ay nagiging boring. Maging yung kailang pagbabahagi ng kailang pananampalataya ay para bang wala silang gana. Pero merong iba namang mga Kristiyano ay nakikita na ito ay exciting. So, ano man ang pagkakaiba ngayon, ay makikita natin na yung isa ay nakapokus sa kanyang ginagawa at yung isa naman ay nagko-concentrate sa kanyang relationship with Jesus Christ. Okay? So, ang payo ay kinakailangang hindi tayo mag-focus on the deeds, okay, sa ating mga ginagawa,
tayo ay dapat mag-focus sa ating paglakad with Christ. Okay? Let's focus on your walk with Jesus Christ. And the righteous deeds will grow naturally out of your relationship. So, yun po ang napakahalaga. Mag-focus po tayo na mag-abide o manatili sa Panginoon sa magitan ng ating pagbabasa ng Biblia at pagbubulay-bulay dito at pamumuhay at ating pakikinig sa Kanya sa magitan ng panalangin. At makikita natin yung lalabas na natural, yung mga gawa na makita natin. Ito ay mag-grow sa ating, dahil sa ating magandang relasyon sa Panginoon. Alam nyo, sa ating pag-aaral ngayon, ang patungkos sa bunga, okay, sa bahay ng nakasulatan ay malimit po ay makikita natin yung salitang word, fruit, na isang metaphor sa scripture o yung lagi siyang inihaling tulad. Alam nyo po ba na 100 times siya na nabanggit yung word na fruit sa Old Testament? At ngayon din ay 70 times naman siya nabanggit sa New Testament. At alam nyo po ba sa 27 na books ng New Testament, 24 na beses siyang nabanggit sa iba't ibang libro ng New Testament. At ito nga, kagaya sabi ko sa inyo, ay laging nababanggit, pero minsan ay ito ay nami-misunderstood. Okay? So, tingnan natin sa ating pag-aaral, ano ba ang what is not, okay? Yun kasi nga minsan ay namamali tayo. Tingnan natin. Ano ba yung hindi na masasabi nating bunga? Na ang bunga is not outward success. Minsan kasi ang sukatan nila ng bunga ay yung mga pagtatagumpay o na-accomplish nila sa buhay. Okay? Tanda po natin na many things that if a ministry is big, okay, ang iisip ng iba kapag malaki na yung ministry nila at marami ng tao, ay ito daw ay nagiging, ito daw ay mabunga. Pero tanda po natin, ang church o Bible study nating group ay hindi pa sasabing successful just because ay maraming tao. Sapagkat ang human effort can produce big numbers. Kapag mahusay yung magsalita, yung tagapanguna ay talagang marami siyang magagawang makakapagdami siya o crowd drawer siya. Pwede. Pero meron din namang mga missionary, ministers, na sila ay nangunguna sa mga people. Okay? Pero itong mga servant of Christ na ito ay makikita natin na nagbubunga ng marami. So, hindi po ito sa laki o sa dami o outward success para masasabi natin ito ay mabunga. Pangalawa, what is fruit? It's not, okay? Pangalawa, fruit bearing is not dependent on one's winsome personality. Okay, sabi nga sa inyo na mayroong mga tao na a person does not have a lot of fruit because he is enthusiastic or can make other enthusiastic about a church program. Okay? Kagaya sabi sa inyo na talagang may mga tao na talagang very enthusiastic, talagang masigla-masigla siya at kaya nakakapagdala siya ng maraming mga tao. Okay? God produces real fruit in our lives when we abide. Tanda po natin, kaya tayo nakakapag-produce ng fruit ay dahil tayo ay nananalig sa Panginoon. So, yan po yung dalawang bagay na makita natin, fruit, what is not. Hindi po ito nasusukat sa outward success at hindi rin po ito nakasalalay sa winsome personality sa mga magagaling na mahuhusay na mga tao. Okay? O, ang yan. Tandaan po natin, ang bunga ng Espiritu is common to all believers. Yet the Spirit uses each person differently. Tandaan po natin, it is common. Ito para sa lahat ng mananampalataya, pero ang Espiritu po ay gumagamit ng iba't ibang kaparaanan. Tandaan po natin na ang bunga cannot be produced by simulating the genuine fruit. Okay? Hindi po siya pwedeng ika nga ay gayahin natin. Okay?
o magkunwari o magpanggap o tularan natin yung ginagawa ng ibang mga tao, yung bunga ng ginagawa ng ibang tao. Okay? It is, alam natin na very tempting nga naman na makita natin yung bunga, okay, ng ibang tao has produced and try to duplicate it, gagayahin natin. So, isa, may inggit tayo, but siya, ang ganda. Ang ganda ng kanyang bunga, nakikita yung bunga sa kanya. Ang ginagawa ng iba ay gagayahin na lamang para masabing may bunga na rin siya. Okay? So, hindi po maganda po niya. Kinakailangan ay talagang ito ay bunga ng banal na espiritu, hindi yung ginagaya lang natin o dinuduplicate natin. Okay? Tandaan po natin na imbis na gaya na, instead of abiding, ay imbis na tayo ay manatili at nakadepende sa Panginoon, ang ginagawa po ng tao ay piniproduce po nila kung ano yung ginagawa ng ibang mga tao. At pakikita natin, ang kinauwian po lang ito ay ang mga tinatawag na mga artificial fruit. Kaya uso sa atin yung sinasabi, plastic na bunga, hindi totoong bunga kasi nga ginagaya lang. So, God did not design us to produce the same kind of fruit. Hindi po yun ang gusto ng Panginoon na mga plastic na bunga. Our fruit is uniquely arranged. Tandaan po natin, unique po ito. Ito po ay ordered and designed. Talagang may kaayusan po ito at mayroong talagang bukot-tangi na dinesign ng Panginoon para sa atin. So, pag-aralan natin ngayon ang totoong bunga. Okay? At ito nga po yung unang-una na what is the real fruit. Una, ito ang tinatawag na the Christ-like character. Yan po yung unang bunga. A believer whose character is like Christ bear fruit. Okay? Yan po ang makikita natin na kauna-unahang bunga ng binibigay ng banal na espiritu sa atin. Yung Christ character. At ito po nga ay makikita natin na sinasabi sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Subalit, ang bunga ng Espiritu, ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, hinahunan at pipigil sa sarili. Walang batas laban dito. Dito makita natin ang lahat ng ito ay mga katangian ng ating Panginoong Jesus. Christ-like character is not produced by self-effort. Okay? Hindi po natin ito kayang gayahin o sikapin. Okay? Hindi ito ay talagang pinuproduce. Okay? It grows naturally out of our relationship with Christ. Lumalabas po ito, the more na tayo nagiging malapit sa Panginoon, the more na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, at nagiging close tayo sa salita niya, sa magkita ng pagbubulay-bulay natin ito, ay makita natin it will naturally, okay, nalalabas ito sa atin. Tandaan po natin, hindi na naman natin ginagawa na o subukan ko nga maging mapagmahal. At pagkatapos naman ay susubukan ko maging kagal, maging joyful, okay? So, at payapaan, hindi natin yon. Of course, ang ginagawa natin, itong quality nito ay nagiging part ng ating buhay as we abide in Christ. Natural po itong lalabas sa atin. The more na mag-abide tayo sa Panginoon, ito po ay makikita sa ating buhay. Pangalawa na itong bunga, bukod sa Christ-like character, ito po yung tinatawag na thankful praise God is fruit. Okay? Ito po ay makikita natin sa Hebrews chapter 13 verse 15. Sa wikang Ingles, sabi niya, sa pamagitan nga niyan ay maghahandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatwid baga ay ang bunga, okay, the fruit, ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. So dito po makita natin na kapag tayo ay nag-praise sa Diyos, okay, at nagsalamat sa Kanya for who He is and what He has done, you offer Him fruit. Okay? So yan po ang isa makita natin. Tingnan natin yung katangian at bukang bibig natin ngayon. Lagi ba tayo nagpapasalamat sa Diyos, nagpupuri sa Diyos, okay, kung sino siya at ano yung kanyang ginawa, ngayon po daw ay bunga. Kaya yung mga taong laging nagrereklamo, panay negatibo, laging nakapintas, ay hindi yan po bunga. Okay?
Ang bunga po ay yung mga laging nagpupuri, laging nagpapasalamat sa Panginoon kung sino ang Diyos, ano yung kanyang kapangyarihan, siya na i-control, pinapasalamatan mo siya, at ganyan din ay kung ano yung ginawa niya sa iyo. Yan po ang pangalawa na bunga na sa atin ng Panginoon. Okay? At ang pangatlo na bunga na pinapakita sa atin dito ay ang help those in need. Okay? Yung tulong sa nangangailangan. Yung po makita natin sa Philippians chapter 4, sabi dito ay ang member ng Philippian Church ay nagbigay ng kay Paul ng gift. Okay? At ang sabi niya, he told them he was glad for this their sake that they had. Okay? Papasalamat sila siya dahil sa kanyang kaloob. At makita natin, he appreciated it not for the sake of the gift, but for the put in their lives. Okay? So yun po makita natin na nangyari kay Apostol Pablo. Okay? Kung paano siya nagpasalamat. At dito, makita natin din na sinasabi dyan sa Philippians chapter 4 verse 17, sabi niya, hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo. Okay? Not because I desire a gift, hindi niya hinahangad ang regalo, pero ang hinahangad niya ay yung bunga. Okay? The fruit may abound to your account. So, yan po ang makikita natin na nangyari na bunga, pangatlo. At ganyan din ang sabi niya sa Romans chapter 15 verse 28. Sabi niya, kung maganap ko nga na ito at aking matataka na sa kanila ang bungang ito, ay magdaraan ako sa inyo patungo sa Espanya. So, ayan po makita natin na tatlong bunga. Okay? At ang apat bungang ito ay ang tinatawag na the purity in conduct. The purity in conduct. Okay. Sabi po dito ni Paul na Paul wanted Christians to be holy in their behavior. Yan po ang nais ni Paul na maging holy tayo, okay, sa ating behavior. He encouraged the Colossians, sabi niya po doon sa Colossians 1 chapter 1 verse 10, sabi niya, upang kayo magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilayo sa kaalaman, magsilago sa kaalaman ng Panginoon. That you may walk worthy of the Lord and all pleasing, being fruitful in every good works and increasing in the knowledge of God. So yan po ang naisin ng Panginoon. Kaya po tayo tinawag ng Panginoon ay tayo ay mapabanal. Okay? Naring tayong banal ng Panginoon. Kaya ang ating buhay, ang toong Kristiyano na nananatili sa Panginoon ay namumuhay ng ngay kabanalan. At ang panglima na ating pag-aaralan na bunga ng banal na Espiritu ay yung fruitfulness in our life ay yung tinatawag na yung converts. Okay? Merong pong nahihikaya tayong sumampalataya at nagbabalik loob dahil sa ating buhay. Tandaan po natin ang tawag ni Pablo sa mga mananampalataya doon sa Achaia ay yung Paul called the first convert in Achaia, the first fruit Achaia. Yan yung tawag niya dyan. At yan po yung makikita natin sa 1 Corinthians chapter 16 verse 15. Sabi niya, I beseech you, brethren, you know the house of Stephanas, that it is the first fruit of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saint. So yan po ang tawag niya. Yung mga first convert po ay tawag niya doon ay ang mga mananampalataya.
Okay? And then makita din natin 'yan sa John chapter John chapter 4 verse 46, sabi niya, and he that reapeth receiveth wages and gathered fruit unto life eternal. Both he that soweth and that he reapeth may rejoice together. So yan po ang makita natin na tawag sa mga mananampalataya o na-sisi ay ang mga fruit, okay, o mga bunga. Okay, at yan din po ang sinasabi sa Romans chapter 6 verse 22, yan po ay fruit of holiness. Okay? And then sa 1 Corinthians, ito maganda po. 1 Corinthians chapter 3 verse 5 to 9, sabi niya, sino ba si Apolos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Ginawa niya, ginagawa lamang ng bawat isa sa amin ang tungkuling ibinigay ng Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, subalit ang Panginoon ang naglago. And then, hindi ang nagtatanim o ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Hindi ang nagtanim at ang nagdilig ay parehong manggagawa lamang at bawat isa tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo'y kanyang bukrin. So dito makita natin na katulad din po ng ating spiritual fruit, makita natin ang success in winning convert ay hindi na accomplished by anxiously keeping busy in ministry. In this case, engaging in a lot of evangelistic activity. It comes by abiding in the vine. So the way to be effective in leading people to Christ, it's not solely by being aggressive, rather it is by abiding in Christ. So yan po makita natin na nangyari dito kay Pablo at Apollos. So mapinipikita natin dito na ang mahalaga sa lahat ay ang Panginoon Diyos, sapagkat kapag tayo ay nananatili sa Diyos, okay, ay tayo ay magbubunga at mag-produce ito ng mga convert. Hindi yun na tayo a-attend dito sa mga evangelistic meeting to at tayo ng mga Bible study ganyan. Okay? Kahit na anong pagsisikap natin at kung ang ating buhay ay hindi naman na nakikitaan ng kabanalan, hindi nakikitaan ng bunga na Banal na Espiritu, ay hindi rin tayo magbubunga ng mga converts. Okay? So kagaya din ni Apollos at ni Pablo, siya yung naghahasik, yung isa ay nagdidilig, pero ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. So ibig sabihin, kaya nako-convert hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa Panginoon. So yan po ang makita natin. So kaya kinakailangan ay mag-concentrate tayo sa ating relasyon to Jesus Christ, and He will give you opportunity to share your faith. Kaya kapag maganda talaga yung ating relasyon sa Panginoon, ay talagang buong bibig na natin talaga mag-share tayo ng ating pananampalataya. Kasi nakikita at ito ay nagiging mabunga ang ating buhay. Okay? So, there's no need, no, kung tandaan po natin na hindi tayo dapat mag-alala na you have not yet won a certain number of people to Christ. Siguro that mag-aalala kayo, wala pa akong nadadala sa Panginoon. Okay? Tandaan po natin, as you become closer to Him, okay, the more na lalapit tayo sa Panginoon at magiging more like Him tayo, yung magiging Christ-like yung ating buhay, yung ating character, makikita nyo, you will discover that sharing your faith is a natural outgrowth of abiding. Yan po makita natin. Nagiging natural na po yan. Kapag talagang nagiging malapit tayo sa Panginoon at talaga yung Christ-like character na ay nakikita sa atin, meron tayong matulungin tayo at talagang lagi tayong nagpapasalamat, nagpupuri,
di tayo lagi nagreklamo, tapos maganda yung ating pamumuhay. Tandaan po natin, magpuproduce po ito ng mga mananampalataya, magkikilala sa Panginoon o magbabalik loob. So, tandaan po natin, you may not always see fruit. Okay, immediately, hindi natin kaagad makikita yung bunga. But fruit will burn, nevertheless, tandaan po natin, sisibol din po yung bunga. Maaring hindi natin makita sa ating kapanahunan. Okay? Pero tandaan po natin, ito ay magbubunga. Ito po ay isang napakagandang istorya na makikita natin sa John chapter 4. At dito po ay si Jesus Christ ay na-meet niya yung babaeng na iigib ng Samaritana, na ito ay mga ngalo niya, okay? At may limang kinakasama na, at nakilala niya ang Panginoon, at nung nakilala niya ang Panginoon, ito ay ibinahagi niya. At pagkatapos ng pagkukwento ng babaeng ito, at ito ang sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Sabi niya, hindi ba sinasabi ko sa inyo, apat na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinug na ang tigo at handa ng anihim. Ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya kapwa nagagalak ang nagtatanim at ang umaani. Totoo ang kasabihan, iba ang nagtanim at ang iba naman ang umani. At isinusugo kayo upang anihin ang hindi ninyo itanim, iba ang naghirap ito at kayo naman ang umani sa kanilang pinaghirapan. So dito makita natin na isinusugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itanim, iba ang naghirap ito at kayo naman ang umani na kanilang paghirapan. So dito makita natin na ang mga alagad ay aani sila ng pinagpaguran ng ibang mga tao. Okay? So kagaya din sa ating buhay, ay tayo ay gagamitin ng Panginoon, nagtatanim tayo, pero iba ang umaani. Okay? Okay lang yun. Kasi yun po ang katotohanan at nangyayari po talaga yun. At kagaya po ng sa istorya ng ating Panginoon, may mga tao na ginamit ang Panginoon na una sa atin, tapos ang mga alagad niya ang umani na. So, itong mga taong ito ay, yung mga naunang iyon ay hindi nila nakita ang resulta na kailang pinagpagalan. Pero tanda po natin, ito ay nagbunga ng anak ng pagbubunga. Kaya huwag po tayong manglupaypay o manghihina ang loob kung hindi kaagad natin nakikita ang bunga ng ating pagpagal sa paglilingkod sa Panginoon. Okay. Tandaan po natin na mayroon ding isang istorya sa si William Carey, isang pong modern mission pioneer na nag-umpisa po siya sa India. Alam niyo po ba na gumugol po siya ng 35 years, okay, na pagmimisyon sa India, at after ng 35 years ay doon lang siya nakakita ng una niyang convert. Kumbaga na convert. Tingnan niyo, 35 years, okay? Bago siya na nakakita ng unang convert. Okay? So, may nagsasabi na ang kanya daw ng ministry doon ay isang fruitless ministry. Pero hindi nyo ba alam na ang lahat ng every convert sa India to this day ay bunga ng kanyang branches o kaya ng kanyang sanga. Okay? Alam nyo bakit? Sapagkat nag-translate siya ng buong New Testament sa iba't ibang different Indian dialect. Okay? So yan po ang kanyang naging ministry doon. Kaya tanda po natin si Carey, si William Carey, was not the one to reap. Hindi niya siya ang umani kung ano yung kanyang itinanim. But his life born much fruit. Okay? Nanganap po ito ng maraming bunga. Kaya tanda po natin mga kapatid, one of the most fulfilling experience in life is to bear fruit for God. Kaya yun po yung talagang napakagandang mithiin natin sa ating buhay. Very fulfilling na magkaroon tayo ng bunga para sa Panginoon at siya'y balbalhati po natin. At ito po yung sa aking challenge. Kung hindi po natin ito nararanasan,
it's not happening in your life, reason is simple. You are not abiding the mind. Sana po ay mayroon po tayong natutunan dito at magkaroon po tayo ng pagbubulay-bulay, so searching, bakit nga ba ako hindi nagbubunga? Pero kung kayo nagbubunga, purihin po ang Panginoon at maluwalhati po ang kanyang dakilang pangalan. Sa ating pong pag-aaral po nito, naway mapagpala po tayo at sa Diyos ang papuri. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa amin sapagkat napili mo kami na maging sanga, Panginoon, at ikaw yung aming puno na aming pinagkakabitan at pananatilihan upang kami ay magbunga. Dalangin po namin na makita sa amin ang iyong katangian, ang iyong Christ-like character, Panginoon. Makita sa amin ang iyong lagi kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong ginawa at kung paano ka namin sambahin, Panginoon, na ikaw yung Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. At ganyan din ang bunga ng pagtulong sa aming kapwa. At ganyan din, Panginoon, ang bunga ng kabanalan sa aming buhay. Makita, Panginoon, na talagang nagiging malinis ang aming buhay. At ganyan din yung bunga ng pakikayat ng marami pang mga taong sa aming paligid ay makakilala sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu ay laging lumakad sa iyo, Panginoon. Laging naming mithiin, Panginoon, na mapalapit sa iyo sa pamagitan ng pag-aaral ng iyong salita. Ito yung maging kagalakan namin. At maalis namin, Panginoon, ang anumang mga hadlang kasalanan na siyang umaagaw ng aming malalim at magandang relasyon sa iyo, Panginoon. Dalain ko po ang aming iglesia sa kabila ng kami hindi nakikita ng mukha at Panginoon ay hindi ito maging hadlang upang kami ay lalo lumago, Panginoon, at magbunga. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.